Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty the people that are bruised. To preach the acceptable year of the Lord. Balikan natin po sa Isaiah 61. Ito po ay kinote from this. Ako naman muna. The Spirit of the Lord is Lord God is upon me because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound. To proclaim the acceptable year of the Lord, and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn. Okay na muna yan. Let's pray. Lord, salamat sa inyong mga salita again. As we pray na pag-aaralan namin isang awit, Panginoon, na napaganda po ng history, Lord, at mayaman, Panginoon, sa kahulugan. I pray kayo po ang manguna sa amin. Salamat sa inyong bisita, Panginoon. Ligtas yun po mamaya siya, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Again, good afternoon sa lahat. Title po nito is nilagay ko dyan, Mine Eyes Have Seen the Glory. So yun yung ating hymn na pag-aaralan ngayon sa ating bagong series, saan aaralin natin yung history, meaning, yung mga hymns na kinakanta natin. Okay? So medyo bago ito, hindi ko nakita sa iba, pero naisip ko lang kasi nga dahil actually dito sa kanta na to. So pwedeng subtitle nito is The Opening of the Prison to Them That Are Bound. Okay? Okay, so introduction. Ano po yung Book of Isaiah? Ito po yung isang mga major prophets. Napakahabang book, no? 66 chapter. Saan sinabi dito yung mga judgment ng Diyos, especially sa Israel, pati sa ibang countries, nations ng panahon nila. Pero ito po, sinabi dito, medyo siningit na dito. Sa Isaiah po, medyo ang dami po siningit itong prophecy. Actually, kaya sabi ng isang ibang mga scholar, ito nga, isang pinaka-major daw na prophecy, o prophecy book or prophet, si Isaiah. Bukod sa mahaba, parang Jeremiah, mahaba din, kaso 52 chapters lang yan, ito, 66. And then, ang sabi pa rin doon, ang libro natin po, ang Bible is 66 books. Nagkataon ba yun? Ewan ko. Pero may nag-aral kasi, nakaka-relate daw siya. Yung chapter, first chapter, pwede mo i-relate sa book number 1, Genesis. Inasabi. Meron nga naman, may correlation. Hindi tayo pupunta doon. Basta ang gusto ko lang sabihin dito, kinote po doon, nakita natin kanina sa Luke 4, kinote ni Jesus to. Ulitin ko lang po ha. Sabi dyan, The Spirit of the Lord is come upon me. Kung sino man yung minayan, hindi po ganun kalinaw. Minsan po ganyan ang Bible. Okay? Sabi rin sa Proverbs siya, kung naalala nyo. Yung mga nakakaintindi raw niya, yung mga sinasabing dark sayings, sabi mga bagay na hindi ganun kadaling, maunawaan, makita ang ibig sabihin. Pero maintindihan mo. So tayo ngayon, sa panahon natin, marami po nagsabi na at naniniwala tayo, na yung sinasabi lagi dyan, ang lingkod ng Diyos, Isaiah, especially yung suffering servant, di ba? Sino yun? Jesus. Okay? And then, kaya sabi dito, The Spirit of the Lord is upon me, obviously, nasa preacher. Okay? At obviously, again, kay Jesus nga yan. So, ano sinabi dito? Because the Lord hath anointed me. Okay? Ang topic natin last Sunday morning. So, si Jesus naman talaga ay anointed. Salamat po sa nagpabango. Ano yun? Ano ba yun? Okay, mag-usyadong matapang ha. Okay. So may sarili tayo dito ang send. Ang gusto niya kung may nag-ano dyan. Okay, anyway. Sabi dyan, the Lord that anointed me. Ano daw yung gagawin? To preach good tidings. Sabi kanina sa Luke, to preach the gospel. Tingnan natin yung parallel ah. Kasi hindi ko wala pa yung parallel to. Ano sabi dyan? Spirit of the Lord upon me because he hath anointed me to preach the gospel. So kaya po parallel. Pareho po yung sabihin ng good tidings or good news sa gospel. Sabi dyan, the gospel to the poor. Balik tayo sa Isaiah. Dito naman, to preach the good tidings to the meek. So of course, karamihan ng poor, meek, hindi lagi. Pero ganun nga, kasi pag mahirap kami, hindi ka nga magbayabang kasi wala ka eh.
Pero maganda pala yun, no? Kaya tayo po ay nag-preach tayo, napansin nyo po, madalas sa mga poor neighborhood kasi ano yan, receptive po yan sa gospel. Yan din po sabi sa James, yan sabi din sa ano. Mga mahirap kasi talaga, minsan yan na lang pag-asa nila eh. Ngayon, mayaman, pwede din ang maligtas siya, kaso napakahirap, napakayabang po niya madalas. Hindi lagi, pero yan. Pero yan, sinabi ko lang po yun kasi dito eh, no? Bakit finish ba sa mga mahirap lang? Hindi naman, kasi sabi rin sa Bible, sa Beatitudes, sa Matthew 5, di ba? Blessed are the meek in spirit. So, kahit mahirap ka po, kahit mayaman ka, you mean, kung ikaw naman ay humble, okay? Ikaw ay pwede at dapat makapakinig ng gospel at maaaring maligtas. Okay? At dapat, dahil walang naliligtas na mayabang. Sabi niya, He had sent me to bind up the brokenhearted. So, next, dito tayo. Ano kaya yung parallel dito? Ano sabi dyan? And have sent me to heal the brokenhearted. So, pareho ba yung brokenhearted tsaka brokenhearted? Pareho. Pero sabi kanina, dito, heal sa New Testament. Sa Old Testament, bind up. Pareho din yun. Pag ikaw yung nagka, ano, ibabind mo yan yung sugat mo, di ba? So, yung sabihin, heal. Again, natandaan nyo po ang nagsasalita si Jesus at si Jesus ay tutukoy dyan. So, sabi dito, lahat ito ginawa ni Jesus. Okay, mamaya, balikan ulit natin lahat. And then, last is, hindi pa last. Kaya ito yung topic natin today. Sabi dyan, to preach deliverance to the captives. Ang sabi po sa New Testament, sa Old Testament, I mean, sa Isaiah, to proclaim liberty to the captives. So, ang bida or yung subject is captives. Sabi kanina, sabi ngayon, proclaim liberty, sabihin, palayain. Okay? Dito ay to set at liberty. Ah, sorry. Preach deliverance. So, kanina, declare liberty. Dito naman, preach deliverance. Pareho lang po yun. Mga synonyms po yan. Ibig sabihin, hindi po palayain sila actually. Parang ganun palayain sila. Pero especially, preach. Alam nyo, pag tayo nag-preach sa salita ng Diyos, especially sa kaligtasan, at even nga sa mga ligtas, kaninang umaga, medyo lumalim tayo, di ba? So, kahit mga ligtas po, applicable pa rin ang salita ng Diyos dahil napakakapal nito lang. Yung sinasabi sa mga nasolwi natin, sininvite natin sa church, di ba? Ang kapal nito, yung na-receive mong kaligtasan, salamat, pero yung mga ginamit kong verses, konti lang. Bakit? Kasi nga, marami pang material dito. So, yung kaligtasan, pili yan, pero napaka-importante. Kung naligtas ka, dahil pa natin aaralin. Kaya nga, in-invite ka namin sa church. Ganun tayo, amen? Ganun po yon. So, una, itong preaching ng salita ng Diyos sa mga unsaved para masave at pagligtas na, pwede nyo tayo, parang saan tayo papalayain pa. Of course, pag ikaw ay hindi pa ligtas, papalayain ka sa impyerno. Diba? Parang hindi ka pa sa impyerno. Pero magligtas ka na, saan ka papalayain na? Sa kasalanan. Pwede din sa kaligtasan eh. Pero yun, sa mga kasalanan, sa mga addiction, yun ang mga laging term dyan eh. Kasi nga, yung mga kasalanan, parang di mo maiwanan. Amen? And then, nadaanan din natin ibang bagay dito. Sabi yung recovering to the sight of the blind at set at liberty to the bruised. So, lahat po yan ginawa ng Panginoon. Pero this time po, mag-focus po tayo dun sa preach deliverance to the captives. Kasi nga po, ano ba yung maalipin sa atin? Maraming bagay po yan, no? So, ngayon nga, salamat nga, nag-end na ng pandemic, emergency. May parang tayong kinulong, di ba? So, pahit yung mga malayang tao, katulad natin, ni-lockdown, ni-restrict ang ating galaw, pati ang ating medical freedom, gusto nilang sapawan, no? At ang nakakalungkot, iba sa atin kasi, palibasa ngayon sa panahon natin, wala nang alam sa ganyan, eh. At ngayon, ngayong hapon, actually, madadaanan natin yan kasi ito po, kahit history lang po ito ng hymn. Okay? History lang po ng hymn, mag-aaral natin ngayong hapon. Ang dami natin madadaanan. History and then ang Bible din. Okay? So, ready na? Okay, so mag-aaral natin po yung, again, yung paborito natin sa ngayon, yung Mine Eyes Have Seen the Glory. Ang title po actually niyan sa originally ay marami actually. Ito po ay aking napansin kasi nga, parang pakakaiba. Tapos yung paghinanap ko, ano yung title nun? Kaya hindi ko pala makita, ang daming title, tatlo, no? So, pwedeng Glory, Glory, Hallelujah. Pwedeng My Eyes Have Seen the Glory.
Kaya sa US, kilala to as the battle hymn of the Republic. So kaya napaano ko, bakit ganun? Anong kinalaman nun sa Bible? So kaya, tingnan natin. Amaya, dyan lang muna yan. Pero, babasahin ko po sa inyo yung history, okay? Amaya, isa-isa natin lyrics. Ganito po ang kwento ng hymn na to. So, sa isang araw, ang nag-ano pala niyan, ang nag-compose niyan ay hindi, ano, no, pinasa-pasa po. So, ganito po kasi, kaya binasa natin sa Isaiah 61. Alam niyo po ba sa Amerika at sa Europe, nagkaroon po dyan ng tinatawag na slave. As in slavery po, no, literal. Hindi katulad po sa Israel dati at sa panahon natin ngayon. Kasi pag may utang ka, di ba, alipin ka rin, sabi din sa Bible. Pero sabi dito, talagang kinikid na po sila. At ang parusa po sa kidnapping sa Bible, kamatayan. Masama po yun, obviously, di ba? Hindi mo nga siya pinatay, inalipin mo naman. Inalis mo siya sa kanyang bayan, of course. Eh kung bata yan, di wala na siyang alam, hindi, masumunod-sumunod sa'yo. Sa panahon natin, may mga nagangyari pa rin ganyan. Hindi na gano'n. Hindi na exactly katulad nung dati, pero may pagkakatulad. Okay, napakasama po niya ang kidnapping sa Bible at even sa panahon natin ngayon. Okay? So, pero yun ang ginawa po ng mga puti, na European, mga sa UK, British, French, even mga Astila, di ba? Pero especially itong mga Briton nga, ginawa nila, in-explore po nila Africa. Alam niya Africa, maraming continent na mga tao doon, maitim. Dahil superior ang kanilang mga baril nung panahon na yon, inalipin. Hindi pinatay doon, hindi sila inilipin sa sarili ng bansa. Even worse, kasi po itong panahon na yon, talagang industrialization sa Europe. Ang ginawa nila, kailangan ng tao. Ang ginawa nila sa mga negro, kinuha nila, dinala nila sa sarili ng bansa at doon, pinagtrabaho na pinagtrabaho. Okay? So, mabilis lang na ano ha. Pero, alam nyo lang po yung nangyari. Medyo na daanan natin sa ating history, na church history. Sa Europe, ang gulo-gulo na. So, ngayon yung mga Kristiyano, lumipat sa US. Dating hindi pa rin discovered na continent na na-discover nila. After how many years, nagka-syempre, nabalitaan na. Maganda pala doon ha. Pati yung mga loko-loko, sumunta rin. Sinundan yung mga Kristiyano. And then, of course, dahil importante na sa panahon nila yung tinatawag na slavery nga, dinala din nila doon. Ganun din. So, nagkaroon ng slavery hanggang sa US. Ngayon, nung panahon ng ito, nung kwento natin, what happened ay actually, na-abolish na rin yung slavery sa Europe. Pero sa US, tuloy-tuloy pa rin. Okay? Dahil lang kalagayan pala nila doon, yung mga southerners, nasa south ng US, ano po sila, karamihan ng business nila is plantation. Okay, sabihin, tatanim sila ng kung ano-ano. Samantalang sa north, marami ng mga factory. So, hindi nila kailangan ng slaves. Kaya na nilang afford na hindi mag-slave. No? Pwede nilang pasweldoan nilang yung tao. Yung ganun. Okay. So, pero sa south, hindi pwede. Ayaw nila. So, at nabubuo pa lang yung US, no? United States, ng mga panahon na yon, kaya importante ito sa kanilang, importanteng issue to sa kanila. Okay? Anong kinalaman ito sa hymn? Mamaya malalaman nyo. So, yun nga. So, ano nangyari? Nung panahon din po na yon, nabanggit ko nga kanina, influensya ng Christianity doon ay malakas na rin. Nabanggit ko sa inyo last time, di ba? Sa mga history natin, sa church history. So, what happened there? May mga tao ngayon na against na dyan. Kasi nabanggit ko nga sa inyo kanina, kinidnap nyo yung mga tao, yung mga negro doon, eh tao din yan. Diba? Sabi ng mga Kristiyano. Eh may mga Kristiyano din naman, loko-loko din. Kasi wala yan, okay lang yan. Kaya may mga Mormon eh, mga Mormon, ganun ang utak nyan eh. Yung mga negro daw, mga mababang klase daw yan. Kaya siya gumawa ng kwento yan. Kaya siya mga anak daw ni Ham yan. Kaya maitim, kasi kasalanan daw yun. Yung mga ganun. Maraming aral yung mga na puro kalokohan eh. Pero yung mga totoong Kristiyano, eh tao din yan. Pag binasa mo nga yun, ang ganda po ng kwento na kaya kinakwento ko lang sa inyo eh. Yung mga slaves na black, napamahal na rin sa mga amo nila. Kasi nga, lalo pag mga Kristiyano. Amen? Kaya ganyan tayo dapat.
tuturing natin, parang isama na lang natin sa ano nating series natin na Unity and Strife. Ganyan tayo dapat sa church. Hindi mo titingnan itong taong to. Walang kwenta to. Ako, ganito ako. Nagkakamali ka. Kung gusto mong lumago sa pananampalataya especially, kung meron kang advantage sa panahon ngayon, pagpasalamat mo sa Diyos, gamitin mo. Para maglingkod sa Diyos, hindi ma, parang insecure kasi iba sa atin, ganyan eh. Pag may insecurity ka, parang sa US, ganun yung nangyari sa kanila. Hindi nila ma-imagine ang mga negro magmamay-ari din ng lupa. Hindi nila maisip sa utak nila yon. Pero yung mga Kristiyano, pagbasa ka ng basa ng Bible, ganun talaga eh. Amen? Amen. Ang ganda ng kwento nito. Anyway, so ano pa? So umpisa natin ngayon, di nag-alipin sila ngayon. Eh, paano mo papalayain yan? Ang states ngayon, syempre may mga rules yan. Nasa batas nila, actually, according sa inaral ko nga, hindi ganun kalinaw. Iniwasan nila yan kasi alam nyo po yung US, binasin nila yung, alam nyo ba, saligang batas nila, binasin nila sa Bible, alam nyo ba yan? At yung Pilipinas naman, binasin natin sa US. So, gaya-gaya tayo. Pero in a way, okay na rin kaysa komunista tayo, di ba? So, ngayon, nagkakaroon nga ng gano'n, ng revival yung iba, naiintindihan nila, mali itong ginagawa natin, taon-taon, dekada na, centuries na. Kaya ngayon, habang nag-aaral ng Bible itong mga ibang Kristiyano, nako-convict sila ngayon ng mali yung ginagawa natin. At pag ginagawa natin ito as a nation, anong klase ng sumpa ng Diyos ang mangyayari sa atin? Okay? Kaya maganda yung mamaya yung lyrics dadaanan natin. Okay? So yun nga, it comes to the point na meron pong isang tao. At dito malilig yung ating hymn. May isang tao sa kanila. Sinong sikat dyan sa slavery? Sa ano? Babasa ba kayo ng mga ganyang history? Ang pinakasikat dyan si naging presidente nila. Sino yan? Basado. Abraham Lincoln. Pero actually si Abraham Lincoln nung una daw, hindi yan masyadong sold out dyan. Kasi nga politiko eh. So, paano mo mapalayain itong mga negro ngayon na to? Eh, wala namang lumalaban pa sa karapatan nila kasi nga, yung mga nasa power, yung mga puti. Yan ang tanong, di ba? At even sa Bible, kaya nga binasa natin yun eh, sa Isaiah 61, parang creepy, hindi nila naintindihan. Paano nangyayari yan? Eh, kung may utang yan, paano mo yung papalayain? Di basta-basta. Against din yung sa batas natin. Kasi nga, kung may utang ka, alam nga naman, huwag mong bayaran, di ba? Dapat bayaran mo kung matino tayong mga tao. Eh, hindi nga makabayad eh. O, paano yun? So, parang medyo mahirap siya unawain paano mangyayaring palayain yung mga alipin. Okay? Pero nangyari. Kaya, nasa na ba tayo? So, ngayon. So, ano yan? Anong nangyari? Itong isang tao, ang pangalan niya po is John Brown. Okay? John Brown. Masyadong generic, no? Pero ito po si John Brown, ay kaya dito tayo mag-umpisa. Siya ay Kristiyano po siya, hindi sinabi dito kasi kung saan siya. Pero na-influensyahan daw siya ng mga Puritan. Okay? Mga ano po yan, Kristiyano, no? Nagbabasa ng Bible, nag-aaral ng Bible. At actually, mga Puritan, kaano rin yan sa King James. Kung alam niyo yung history ng King James, sila isa sa mga nag-push dyan. Okay? So may mga Baptist, ano rin yan, links. Anyway, ano nangyari dito? Hindi na kontento po si John Brown sa katulad ni Abraham Lincoln na puro ano lang. Malaya din dapat sila, puro salita. Eh si John, hindi nakapagtansya. Talagang mahal niya po yung mga slaves. Ang ginawa niya, pag may pera siya, binibili niya yung slave, pinapalaya niya. Kaso hindi siya nakontento, ang dami slaves. Kaya ang ginagawa niya iba, sinismuggle naman niya. Pag may tumakas doon, inahalbong niya, eh bawal yun. Eh syempre parang pag-aari yun ng isa, di ba? Ginagawa niya, tinatago niya, pinapalaya niya. So imagine nyo, ang daming naging kalaban nito si John Brown. At ang dami niya nakalaban din, naalis na walang siya ng business, ganyan-ganyan. Bandang huli po, pati yung mga anak niya, syempre tinuturoan niya ng kanyang doktrina. So later, kasama niya yung anak niyang mamamatay kasi may paglaban sila sa slavery. So bilisan ko na lang ha. So ano nangyari doon? So bandang huli po, ang dami pong politikang nangyari dito to the point na sumikat po na state dito yung Kansas. Okay? Yung Kansas, isa sa mga, kasi nga, bubuo pa lang ng yung US ng territory nila. So nauna po dito yan sa bandang, ano ba to, east.
hanggang pinaka mga bagong stage dyan, yung California banda, West Coast. Okay? So, ang ginawa ng mga US, nagkasundo na nga sila, mayroong mga pro-abolition, ang tawag nga sa mga gustong palayain yung slaves as abolitionists. Ito yung mga nasa baba, South is slavery. So, meron pang ibang tawag sa kanila eh. Anyway, nag-ano ngayon sila sa politika sa ano to, sa buong bansa. So, ang gusto nila ganito. Para daw balance, dapat may mga pro-slavery state at yung mga bagong idadagdag na state. Ang 19 may state sa US, yung mga territory nila, ano alam yung mga state? Washington State, mayroong Washington DC, California, yung mga puro Mexicano dati. Ano ba? Arizona, mga bago lang yan dito sa West yan eh. Yung mga dito, yung mga Pennsylvania, Virginia, okay? Hindi kasi tayo Amerikano, pero ang punta, ang ganda yung street nila eh. Anyway, so naglalaban sila, paramihan sila ng kaanib. Maniwala kasi hindi, ano sa kanila yung issue yung slavery. So to the point nga, yung Kansas na medyo nasa gitna yan, medyo sa dito sa West, ang nangyari po dyan, nag-aaway sila kung ano yon, kung magiging pro or anti-slavery. So ang ginawa ng mga parehong panig, yung mga kampi nila, pinaano na doon, pinatira nila. Okay, na-imagine nyo ba? O sige, parang mga Muslim, parang ginawa dito yung mga Muslim, ganyan ginawa ng Muslim. Okay, para ma-influensyaan yung ano, madami silang mag-anak eh, tapos mapunta kayo doon kayo tumira. O syempre, kung sino marami doon, yun ang mananalo sa botohan, di ba? So kaso parehong ano, parehong panig, ganun, paramihan sila, paramihan. E bandang muli, nag-aaway na. Nagpapatayan as in, kaya nga naging tawag nila sa panahon na yan is Bloody Kansas daw. Kasi nga, ang dami nagpapatayan over the issue of slavery. Okay? So tuloy natin ha. So anyway, isa sa naipit doon yung mga anak ni John Brown. At ang daming namatay, madami siyang anak eh, meron may maraming namatay doon. Kaya nga, galit na galit sila. Bandang huli, bilisan ko na lang po ha. Eh dahil konti pa nung panahon nila yung sold out sa idea na palayain yung mga slaves, bandang huli, namatay po si John Brown. Siya ay napalibutan. At bandang huli nga, ang kwento pa doon, ang lala eh, kasi dapat babarilin na siya, patay na siya. Kasi yung general, hindi general, yung isa sa mga leader, sa halip na madala daw niya yung sword na pang patay, ang nadala niya yung pang ceremonial. So parang kahoy lang na ewan. Kaya nung hinataw si John Brown, hindi mamatay-matay. Bandang huli, hindi namatay, nalitis pa siya. Ang maganda dito, nung nalitis siya, na-televise. Hindi yung televised, uso na ba television? Na-cover siya ng media. Kaya ngayon ang nangyari po dyan na na-influence niya, kasi matapang, tsaka magaling din eh, marunong din eh. Marunong magsalita. Kaya ngayon, yung mga nagko-cover, eh syempre, yung pag ikaw may konsensya ka, di ba? As Kristiyano ka pa, kahit dati wala kang pakialam doon sa issue na yon, eh tapos laging laman ng pahayagan, ano mangyayari? Kaya tayo pala, kasi sabi sa inyo yung sogi na yan, ini-influensya ko kayo. Pasto, bakit po ganyan yung ano nyo? Eh, kailangan natin eh, lumaban. Mananampalataya ako hindi, kung ayaw mo yung bakla. Nagkaibigan mong bakla, bad. Wala naman. Sana wala. Natunay na lalaki ayaw sa bakla niya. Amen? Amen. Amen, naman tayo punta doon. Yan. Si John Brown, nung nilitis po siya, bilis na kwento lang ha, nagkaroon ng ano, mga supporter. Ang problema nga, kakatay na siya. So, bandang huli, ano siya, napatay na siya. At dito papasok yung ating kanta. Kasi yung panahon na yon, nagkaroon na nga ng marami supporter yung gustong palayain yung mga slaves. Nagpapataya na. Okay? Nagpapataya na sila nun. So ngayon, yung mga pro, ang tawag po dyan, union, okay, sa taas. Yung mga pinamunuan nga ng dating, ano, ngayon, Republican sila, pero dati silang, yun na, Republican. So, nangyari dyan, naglalaban na sila, pero hindi po all out. Okay? So, pero may mga nagpapataya na. Isa sa mga na ano dito, nabanggit po yung pangalan ngayon ni John Brown. So, obviously, ma-influensya na po yung mga tao. At isa sa ginawa sa kanyang kanta, ito nga,
hindi pa exacting ganito. Ang kwento lang daw po ito yung mga ano na influence sila dahil may mga ito nga po na influence si John Brown kasi ang iniisip nila yung katawan ni John Brown patay na. Pero sabi dito sa kanta, tingnan ko nga yung lyrics, tingnan natin lyrics. Ito po yung lyrics ng original na kanta. Ang sabi dyan, the lyrics. Sana ba yun? Basta dinedescribe yung katawan ni John Brown na patay na, na parang inaamag na daw, pero yung kanyang kaluluwa, ito. Yung kanyang kaluluwa daw ay buhay pa. At ang sabi doon, hindi ko makita. Andali ah. Hindi ko makita. Pero basta yung basta dinidescribe nila yung katawan ni John Brown. Medyo gory, no? Pero kasi nga, nasa utak nila, pinatay yung tao na gusto magpalaya sa mga slave. Parang ganun. Kinakanta po nila ng mga sundalo. Patay na si John Brown, pero ang kanyang kaluluwa ay nagmamalt siya pa, parang ganun. Makukuha nyo? So, sumikat po yung kanta ngayon, kinakanta-kanta nila yan, kaya alam nyo na, sa gera po napakahirap, naalala nyo yung nangyari doon sa Russia ngayon, yung ibang tao, yun ang lumabang, kasi wala silang dahilan para lumaban eh. Mga kamag-anak nga rin nila yung Ukraine. Pero, dito, talagang nabuo yung kanilang loob kasi dahil itong sa impluensya nga ng isang tao na namatay para sa kalayaan ng ibang tao. Okay? So, sa bandang huli, ang ginawa, so kung familiar kayo sa Civil War, yun na po yung nangyari doon. American Civil War, ang labanan po dyan, bukod sa politika, isa to sa mga naging main issue. Ngayon, tinatanggi na po nila yan. Hindi naman dahil slavery yung Civil War, pero kahit sa ang tingin mo sa history, yun talaga. Kaya sila nagpatayan dahil yung iba gustong palayain, yung iba ayaw palayain. Kasi syempre malaking pera yun, mawawala sa South. At bandang huli, nag-away sila, and bloody, very bloody battles yan, nangyari sa bawat panig. Bandang huli po, nanalo yung Union. Okay, sila yung naging United States. And then, kaya hanggang ngayon po, may samaan pa ng loob yung mga yan. Pero anyway, balik tayo sa ating kanta. So, bandang huli, nanalo nga po yung Union. Bandang huli, nangyari po yung sinabi sa Isaiah, pinalaya po nila lahat. So, dahil ang leader nga niya, si Abraham Lincoln, sabi nila, okay, panalo na tayo ngayon, sumuko na sila. Okay, papatupad na natin yung gusto natin mangyari. Isang araw lang po yun, sinabi, lahat ng slaves, malaya na. Imagine nyo yun, kung ikaw yung slave, tuwa ka ba? Actually, mixed feeling po sila daw. Pag inaalala mo, ganda nung ano nito eh. Yung iba siyempre, anong trabaho ko na kung umalis ako dito? So kahit sila doon, at least kahit sila alipin, at least kumakain sila. Kaya marami din po sa kanila nagstay. Pero maganda nila ito dahil ang official at national law about the matter, malaya na sila. Ibig sabihin nito, malaya silang pumili. Kung gusto mong manatili dyan, manatili ka. Kung gusto mong umalis, hindi kanila pwedeng magmay-arian. Okay? So, iba nagstay, yung iba naging kaibigan ng slave master nila, yung iba lumaya. Siyempre, marami doon umalis. Kasi gusto nilang maging malaya, sila yung may control sa kanilang sariling buhay, tsaka sa mga anak nila. So, tapos ang kwento. So, ba't meron tayong kantang ganito ngayon? Ganito nga. Kasi sumikat po yung hymn, sumikap yung lyrics, ginamit ng mga soldiers para ihikahit yung iba na, alam mo na, lumaban din sa kanilang cause. What happens, hindi maganda yung pagkakasulat. So, so merong isang minister, hindi Baptist to eh, pero still, kahit paano yung cause nila maganda that time. Okay, so, pinalapatan nila ng lyrics na iba, yung magandang lyrics, may kinalaman pa rin, pero still, yung main, especially yung chorus, ganun pa rin. Okay? So, ito na ngayon nilapat nilang words. So, rally natin ha. Next time na nakantahin natin, alam natin ibig sabihin. Amen?
Sa lahat po ito, biblical, tinignan ko na po ito, hindi ko lang na-note, no? Sabi diyan, "My eyes have seen the glory of the coming of the Lord." So parang pinipicture yung pagdating ng Panginoon. So ngayon, wala siya, kaya iba, hindi takot sa kanya, ibang tao, maloko-loko. Pero yung mga ligtas, inaabangan na natin ang pagdating ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya ito daw yung mga mangyayari, no? He is trampling out, Revelation. Pag sinabing trampling, tinatapakan. Pag yung vintage, ito po yung, mga ba yung vintage? Sa ngayon, pag sinabi natin vintage, luma eh. Pero ang isa ng vintage, parang may kinalaman to sa alak. Sa grapes. Tingnan natin dito ha, ang sigurado ako. Vintage. Ito ka tayo nilagyan ng ano eh. Ayan, a season's yield of wine from a vineyard. Okay, ayan yung produce, ayan yung mga grapes. Okay? So sabi dito, tinatapakan. Ba't tinatapakan yung grapes? Kung di nyo alam, dati ganyan talaga paggawa ng wine. Dahil wala pa silang makinarya, eh paano mo bibilis ang pigain lachon? So gagawin nila doon, lalagay nila dyan. Maniwala kayo sa hindi, tatangtongan nila yun. Kaya kung may alipo ngayon, di, huwag na. Hindi tayo pumunta doon. Pero maganda ngayon kasi machine na gumagawa yan, di ba? So dati mahirap yan. Ngayon sa Revelation, ginamit po yung illustration. Kung paano tatalunin ng Panginoon Jesus yung mga kalaban niya, papatayin po. Ganyan po ang tema ng Revelation. Kasi yung mga lokolo dyan, ngayon ang yayabang yan, di ba? Ngayon, kailan lang, mga balita na naman sa US, yung mga globalist, gusto nilang gawing normalize yung pedophilia. Ibig sabihin, talagang mga lokoloko na, lagpas na sa mga bakla. Ngayon, gusto nilang kasal yung sarili nila, di ba? Kaya ang Diyos galit sa mga ganyan. Kaya later, ang nangyayari dyan, papatayin sila. At marami. Marami sila kasi magkasama-sama na sila. Kala nila, manalo sila. Kaya ang description doon sa Bible, sa Revelation, di ba? Parang umaalala. Nakalimutan ko saan yun. Sa Revelation 4 ata yun. Basahin natin natin. Para maano natin to. Nakailaminis na ba ako? Nakailaminis na ba ako? Okay. Okay lang, no? The spelling ng bridal. Horses. Ay, nako, yan. Revelation 14 pala. Okay, tama yan. So, ano yan eh? End ng tribulation, okay? So, papatay na halos lahat. Tapos yung mga Kristiyano, matatapture na. Pero ito daw yung description so gaano karaming mamamatay. So, sabi dito, "The angel thrust in his sickle the earth and gathered the vine of the earth and cast into the great winepress of the wrath of God." So, dinidescribe pa para daw aani ang Diyos. Siyempre, maraming grapes ilalagay sa winepress. Alam niyo, winepress, doon nga tatapakan. At lalabasan po yung juice ng grapes. Yun ang literal nun. Pero tinutukoy dito, galit ng Diyos, oh, parang mga dugo, nakita na ba yun ng dugo dumadanak sa, ano, di ba? Kaya sabi niya, "And the winepress was trodden without the city and the blood." So kanina, wine, pero ngayon, blood yung umalis. Kasi nga, hinahalintulad sa dami ng mamamatay sa Revelation sa end times. Mga kalaban ng Diyos. Kaya sabi dyan, "The blood came out of the winepress, even the horse bride, unto the horse bridle." So yung bridal, ay pala yun, no? Yung bridal po, alam niyo yung bridal, linalagay dito, busal. So yung mga hayo po, yung mga horse, matangkad yan. So sabi natin, ganito na lang katangkad yung horse. "By the space of 1,100 furlong." So furlong, mas mahaba yan. Imagine mo dito, from this, sabi natin, from dito hanggang sa Marikina, hanggang sa Nangka. Imagine nyo kung ganun kahaba yung 600 furlong, tapos yung dugo hanggang ganito kalalim. Hindi naman sinabi kung gano'n ka-wide, no? Pero, basta ang daming dugo nun. Yun lang gusto sabihin dito. Kasi ang daming tao mamamatay pag ang Diyos na naghusga sa end times. Okay, kaya, nireference sa kanta, di, bakit kaya? Una, yun ang totoo, yun ang mangyayari. Okay? Tsaka, nung panahon nga, kung alam nyo yung kwento nga ng Civil War, parang galit na po sila dun, eh. Biloy mo iba, gustong alapinin yung mga tao for the sake of money na hindi naman kailangan, pwede naman bayaran yung tao eh. Kasi yung kabila naman, pinaglalaban yung kalayaan ito.
At pag naggera po nung panahon na yun, may baril na nun, pero grabe pa rin po yung patayan nun. Kaya imagine mo yung mga taga rito, parang laban na nila ngayon, parang end times na feeling nila. Ganun po yun, okay? Kaya napasok po dito yung lyrics. Ulit nga, and trampling out the vintage. And Diyos daw, yun nga, tinatapakan na yung mga Jews. Pinapalabas, pero ang reference dyan, maraming namamatay, okay? Yet lose the faithful lighting of his terrible sweet sword. So ganun din, ang dating baril sa kanila, yung mga sword, pampatay ng tao. Masundan? Ang Diyos ang nag-lose, ibig sabihin, pinaano niya, hinayaan niyang patayin yung mga tao. Kaya faithful, ano yung faith, kahihinatnan, no? Yung kanilang, ano yun? Kahihinatnan, no? Obviously, pag ganito ang usapan, patay, kamatayan. So, bakit lightning? Eh, mabilis eh. Okay, ang daming namatay. His truth is marching on. So, isibihin, kahit ano pa, namatay, maraming namatay, sa kampe, sa kalaban, ang katotohanan ng salita ng Diyos, tuloy lang. Ganyan yung laban sa kanila nun eh. Kasi may mga pro-slavery, kahit sa panahon natin ngayon, ang labanan ngayon, katotohanan sa katotohanan, ang kalaban ng kasinungalingan. Yung mga sabi ng mga bakla, tanggapin nyo rin kami, tao rin kami, pinanganak namin ganito eh. Siyempre, paano mo lalabanan yun? Hindi pwedeng patayin agad, di ba? Panlaban natin, katotohanan. So, tanong, totoo ba na pinanganak sila, bakla na? O alam natin, hindi. Kahit anong saan nila kuhain niya, tayo, may mga kaibigan tayong bakla dati, alam natin, lalaki yun. Tama? Sa birth certificate, lalaki sila. So, tinitwist nila yung katotohanan. So, kahit anong issue pa man yan, sa bakuna, ganun din. Kahit ano yan, anong issue yan? Yung katotohanan, kahit isuppress, yan ay lalakad pa rin. At again, yung marching on a military, ano po yan eh, military term nila yan, kahit po sa Old Testament, sa Bible, pag sila yung marching on, pasugod yun. Hindi man sila tumatakbo, pero yung sabihin, pupunta yun sa pupuntahan nila. At anong gagawin nila doon? Lalabanan nila yung gagapiin nila. Okay? Yung sabihin, ganyan ang katotohanan. Okay, tuloy natin. So yan, yung chorus. Glory, yung sabihin, panalo, gloria, yung sabihin, tagumpay. Okay, hallelujah, praise the Lord, ibig sabihin lang nun. Okay, so obviously, naka-focus yan sa Diyos. The second stanza, ito yung official, ano na, no? Marami daw version to, pero ito yung official. Harali lang natin. So, ano pa? I have seen him in the watchfires of 100 circling camps. Nakita daw niya ang Diyos sa ano yung watchfire. Ito po yung mga kampo kasi nila, kampo-kampo. Siyempre, merong apoy, lalo pag gabi, kasi alam niya, baka sumugod yung kalaban. Yan po yung watchfire, okay? So, nakita daw niya yung author nito, yung Diyos doon. Ano yung sabihin nyo? Mamaya, makikita natin. They have built in him an altar in the evening dews and damps. So, yung mga sundalo daw, alam niyo altar. Noong panahon ng Old Testament, dyan inaalay po yung mga offering. Sa panahon natin ngayon, lagi may kinalaman sa Diyos yung altar, okay? So, bakit sila nagtatayo ng altar doon? Kasi mananampalataya sila, okay? At bakit sa evening dews and damps? Kasi nga, pag sundalo ka, pag walang pinipiling lugar yan. Kunwari, nakasugod kayo dito, nasakop nyo hanggang dito, puro putikan pala yun. Doon lang kayo mananatili kasi ayaw nyo maka-forward sila. Ganyan po sa gera, okay? So, sabi ng author, nakita niyang Diyos doon, may altar, nagbibuild ng altar yung mga mananampalataya. I can read this righteous sentence by the demon flaring lamps. So, again, walang cellphone doon. Walang ilaw minsan, may konti lang silang ilaw, but sila nagbabasa pa rin ng Bible kasi para lumakas sila. Alam nila yung pinaglalaban nila, hindi katulad ng, wag na natin itong labanan kasi gusto nilang alipinin. Hindi alipinin nila. Hindi ganun eh. Alam nila yung pinaglalaban nila and therefore, para sila lalakas at mag-continue sa kanilang course, ito pa talaga sinabi ng Diyos? Binasa natin kanina, ilang passages lang yung malinaw doon na mga Kristiyano, ayaw natin ng pangalipin. Lalo yung kidnapping, lalo yung institutionalize muna, yung sabihin institutionalize. O, ganito yan ha, sa bansa natin may slavery, wala tayong pakialam sa mga negro, wala silang pakialam, wala silang karapatan. Pag ginawa mo yun, galit na galit ang Diyos doon. Handaan nyo po yan. Kaya yung mga Kristiyano mananampalataya, natatakot sila Diyos ang gagawin sa atin ng Diyos. Pag kinunti kaya ngayon, binabasa nila, sinabing di, malabo, flaring, ganyan-ganyan pa, ang hirap magbasa nun.
binabasa pa rin nila. Okay, kaya sabi, his days marching on. Ibig sabihin, darating yung panahon na mangyayari yung dapat mangyari at mananalo ang Panginoon. Okay? Meron pa tayong dalawa. Tama ba? O, dalawa pa. Third stanza. He has sounded for the trumpet that shall never call retreat. Ang ganda, no? Ibig sabihin, pag ang Diyos nag-decide na, gera! Forward! Nako, patay. Mag-resendalo ka. Asahan mo na yan. Pwede ka mamatay. Malamang patay ka. Ganun yun. Sabi dyan, hindi tayo aatras. Kaya tayo pumasok sa gera na to. Pag pinatunog na yan, ten-ten-ten-ten-ten. Handa na yun. Lusog na yun. At hindi ang Diyos, hindi siya susugod tapos sa atras lang. Hindi yan yan. So, ganun na, i-reflect nyo sa buhay natin, tayo mga Kristiyano. Soul winning ka, tapos, ay, lalaking tao nito ah. Ay, ano to, yaman nito. Tapos, meron pang ano, baka kaibigan niya yung pare. Ay, atras na tayo. Ano tayong, minsan, natatako tayo eh. So, pag ang Diyos na nag-utos ng sugod, sugod. Ngayon, kung ikaw nag-backslide ka, ikaw lang. Wala kang reward. Amen? Yung mga sumugod, yun ang magkaka-reward. Anyway, ito, medyo pinasok niyo yung spiritual part. No? Sabi dyan, he is sifting out the hearts of men before his judgment. Ano yung sifting out? Ginamit po yan, ano yung sifting? Sinasala, di ba? So, ganyan po yan. Again, pag nung binabasa ko itong lesson natin, andun yung debate po yan. Debate yan. Sabihin nila, oh, gagirahin ba natin yan? Oh, papatayin ba natin yung kasama natin sa Saudi dahil lang ayaw nilang palayain? Bandang ulit, hindi ko nakwento sa inyo pala, may bago pa pala yun. Maniwala kayo sa hindi, may nagsuntokan pa sa daw Senado. Kasi talagang grabe na yung debate nila. Mainit na. Kaya hindi ka magtataka, nagpapatayin na yung mga tao doon. Kasi nga sa Senado mismo, talagang nagsuntokan, nagpaluan, hanggang dumugo yung ulo. Kalimutan ko yung mga pangalan nun eh. Pero yun yung kwento. So, nakukuha nyo na ba? So, kaya tayo ngayon, kahit tayo po, pag nag-preach yung pastor dito, alam ko, lahat, hindi kayo lahat sold out. Yung iba sa inyo, kahit ganyan-ganyan kayo, kasi next week, sama ka soul winning, inahanda mo na yung ano mo, baka excuse mo. Amen? Kahit yung mga, pag nag-soul winning tayo, di ba? Ang sasaya nyo niyo. So, taka Sunday, ha? Opo, sige po. Ilan sa mga nangako sa atin yung pumunta? Kasi ibig sabihin, sinasala yung ating puso kung tama yung commitment natin. So ngayon, ang maganda dito, kaya nga pag pumunta ka, hindi mo na lalo mga bata at mga ito, hindi ko inaasahan sa inyo. Ay, inaasahan ko ba? Talagang hindi na kayo mag-backslide kahit isang araw, isang oras. Alam ko yan eh. Tutulungan naman kayo ng Panginoon sa Lingkod ng Diyos. Amen? Magtiwala lang kayo yung kaya niyong pagtiwalaan. Pero ganun ang ginagawa ng Panginoon dito sa panahon nila. Ganun, talaga sila papalayain ba natin? Hindi, papalayain, hindi. Debate dito, debate doon. Delay dito, delay doon. Kasi pera po usapan doon. Pag pinalaya yan, yung mga constituent na imagine mo yun, para mong binenta sila. Binenta mo yung buong state, yan ang kinabubuhay natin. Though actually, hindi nga pero mabigat sa kanila yon, okay? So, ganyan po tayo. Ngayon, nakaupo kayo dyan. Imagine nyo na, anong ginagawa sa inyo ng Diyos ngayon? Ang daming preaching dito, pag-aaral, pinapakita namin sa inyo kung paano mabuhay, paano mag-asawa, mag-plano sa buhay, magtrabaho, makitumulong, at minsan hindi tumulong. Binabalance lahat yan eh. So, ngayon kayo, hindi ko magtataka dito. Iba sa inyo, hindi magtatagal. So, sana lahat kayo magtagal. Ito, ang daming anak ni Kuya John. Sino ang tatapat dito? Palagay mo ba? Nasa iyo na yun. Ikaw tatay. Dapat lahat yan. Nag-pray mo lahat. Amen? Ito, sigurado ako dito si ano. Lahat yan sana. Amen? Ganun din itong mga papina na to. Saan nyo? Sino pa ba? Ito mga kaibigan ni Brad. Sa alahala, ganun din. Excited ako pag may bago dun eh. Nanay, sana patuloy. Amen? Christian, walang kapamilya dito, pero may kaibigan naman. Amen? Yan, kayo magkaibigan dyan. So, sinasala kayo ng Diyos, sana.
pagsala doon, andun pa lang kayo, nanatili pa rin kayo. Amen? Amen. Lalo ito pag gera po, maniwala kayo, ang gulo niyan, patayan, traiduran, na? Kahit sa church, minsan ganun. Maniwala kayo. Ako sa tagal kong sa church, ganun, naisip lang akong ganyan. Buti na lang, di agad ako sumausaw, sa totoo lang. Yun ang iniisip ko dati, Lord, ano ba ito? Pag may gulo sa church, may chismisan dito, ito, iba sinasabi, may chismisan ako, nakaganyan lang ako. Kasi hindi naman yung commitment ko sa tao eh. Hindi ako kailangan pumanig ngayon na. Dahil ang commitment ko sa Panginoon, kaya yun, magandang style yun. Okay? Gayaan nyo rin. Amen? Ayan. So ngayon, sabi dito, may mga panahon kailangan mo na mag-decide. Amen? So katulad niyan, yung mga inaakay na dito, ano, pupunta ka ba sa Diyos o hindi? Hindi natin inetem, pero binibigyan natin sa kanila yung option na yun. Amen? Amen. Stephen, dito ka dapat ha. Ay, nasa iyo yan. Si Carl. So sabi dito, be swift my soul to answer him. Be jubilant my feet. Kung nag-gera na, kasama ba ako? Hindi. Ang gusto niya dito parang sagot natin sa Panginoon, siyempre, oo. Amen? Ang Diyos ang nagsabi nun eh, gera niya yun eh. Mahirap bang kasama mo siya? Purpose niya, maganda. Mapatay ka man dito, at least yung mga na-encourage yung iba. Na nakipag-ano ko na ako si Pastor Ray, sinan, mamatay ako next year. Anong gagawin nyo? Tigil na kayo? Kaya nga yung ginagawa nung dito, hindi lang ito basta ganito. Yung purpose ko dito, matuto kayo, ma-encourage kayo, marali kayo sa kos ng Panginoon. Hindi lang yung na sumusunod kayo kasi masaya eh. Anytime pwede tayong mawala dito. Kaya dapat isang leader lang, isang tao lang yan. Ano bang pinibis natin ni Pastor? Yun tama yun, papatuloy ako. Amen? Amen. Kahit lahat ng barkada ko, iniwanan na ako. Mali si Rapi, iniwanan na siya ni Ate Margie. Iniwanan na siya lahat. Siya man, ganun yan eh. Iniwanan siya ng pamilya niya, ako din. Ganun yan eh. Nasa anong gagawin sa buhay mo? Salamat, sinuporta kami kahit paano. Kaya yung mga bata doon, nautuwa na rin tayo sa alala. Sinusuportahan sila, pero yung magulang ayaw sumama. Yung mga papa eh, sabi nung ano, kahit ako sabi ko sa kanila eh, ako hindi ko papapuntahin yung anak kong babae dyan kung hindi ako pupunta dyan eh. Kasi yun naman talaga tama. Pero well, yun sa mga tatay ganun, ewan ko. Amen. Pag nakita nyo malinaw laban, sabi ng Panginoon, soul winning. Ay, mahina pa ako dyan. At least mag-aral ka. Ang dapat na sagot mo daw talaga, yes sir, sama ako dyan. Amen. Amen. Lalo mga men ha. Ganyan po yan. Kaya nga maganda ngayon, nabalik daw yung military yun eh. Ako okay ako dun eh. Sa totoo lang kasi hindi dapat mawala sa utak natin ang history natin. Ang mga lokolong tao dyan, may kapangyarihan, gusto tayong sakupin. Hindi mawala yung threat na yan hanggang end times. Amen? Eh dapat mga lalaki, alam yung pinaglalaban nyo. Okay, next. So our God is marching on. So yung Diyos na daw nag-march kanina, truth. God is marching. Sabihin, tuloy lang. Last. Ito na, pumasok ngayon si Jesus. Kasi baka masyadong vague, no? Malabo. Kasi nang sinasabi niya, Diyos dyan. Kaya malinaw. Nilagay si Jesus. No? Kaya, in the beauty of the lilies, Christ was born across the sea. So, ang Jerusalem, kumpara sa US, kahit sa Pilipinas, malayong lugar na yun. Anong pakialam natin doon? Pero still, nangyari yun. Anak ng Diyos, nagkatawang tao, nangyari yun. Anong ginawa niya? With the glory in his bosom that transfigures you and me. Ang ganda, di ba? So, ang mensahe niya, hindi patayan lang. Ang mensahe ng Panginoon, ang pinabago niya una yung puso mo. Ganyan yan. So, pag ikaw nabago sa loob, yung labas, madali na, nasang sunod na yan eh. Amen? Sabing bosom, ito lang yun. So, ibig sabihin niya, pag naligtas ka, nababago ka sa loob, parang yung yun nga, yung mga lumabang po slavery, ganun yun eh. Again, walang pakialam yung iba dun mayaman eh. Iba-iba po sila ng commitment. So kaya yung iba dun, kaya si John Bob, matlakas din ang loob, may kumampisa kanila. Kaso sikreto, yung tinatawag na Secret Six. So may mga nagpopondo sa kanila. Parang tayo, may nagpopondo dito, pero hindi ibig sabihin na konti lang, no? So si John doon kasi kailangan niya ng baril, kailangan niya ng ganyan, may nagpondo sa kanya. So gusto ko sabihin doon,
Iba-iba ng commitment yung mga nag-support, pero ikaw dapat, kung ikaw nasa harapan, ay dapat buo yung resolve mo. Amen? Yung pera, biglang pwedeng patuloyin yan eh. Amen? Amen? Parang dito ngayon, yung ating support daw, hindi ko sabihin, pero ba't eh, sinaningan kami, puputulid daw yan after 6 months. Okay lang po, eh, salamat na rin, sinupport tayo ng ilang buwan, taon, okay? Anyway, ito na. Last. Dito pinasok, ito yung pinaka-importanteng part po ng kanta kasi nga yan po ay may kinalaman sa Panginoon sa pagpapalaya. So alam niyo naman ginawa ng Panginoon, tayo ay ginawa niya, according to this, ginawa ng banal, pero ginawa ng Panginoong Hesus, namatay siya para sa kasalanan natin. Bayaran yung kasalanan natin para tayo ay may pagkakataon ngayon, posible na tayong maligtas. At salamat nga yung mga tumanggap sa Panginoon, ligtas na. Pero dati yung isipin mo man kahit anong balibalik ta rin mo, makasalanan ng tao, banal ang Diyos, hindi pwede yung kasalanan sa langit, o paano yan? Hindi ka mananalo dyan, walang lusot eh. Pero may ginawang paraan ng Panginoon. Again, siya ay namatay para sa atin. Kaya maganda yung lyrics na to eh. Ano lang, sinamarize niya. Namatay siya para tayo maging banal. Eh, nagkakasala pa rin tao eh. Kaya so yun nga, imputed righteousness. Pag tinanggap mo siya, binigay sa iyo yung righteousness ni Jesus. Yan ang ibig sabihin po nun. So yung kamatayan niya, tayo ay naging banal. Ganun po yun. So kinakanta natin to, dapat alam nyo lang yung sabihin. Kaya dapat may feelings ang pagkanta natin. Last, ngayon namatay siya para maging banal tayo. Anong gagawin naman natin? Mamatay din tayo para maging banal. Tapos na eh. Yung part ni Jesus, ginawa niya na. Pwede na maligtas ang mga tao. Pero, kaya sinasabi niya dito, parang ganun din. Kung soul winner ka, sabi kanina, i-preach mo yung kalayaan, preach mo yung liberty sa mga tao. Especially sa mga mahirap. Ganun yun. Ngayon, pwede mo i-relate yan sa kanila naman, sa slavery. Okay? Pinalaya tayo ng Panginoon. Ipalayain naman natin yung mga alipin. Okay? So, pwede yun. Dalawaan po yan eh. Sinadya po nila yun. Okay? So, amen? Kayo ba? May paglaban ba kayo para sa mga negro? Hindi nyo makakilala? Tanungin nyo yung sarili nyo. Hindi kayo makakaimin agad dyan. Pwede mo i-relate yan. Kunwari dito, merong mahirap. Ikaw, medyo nakakaangat ka. Eh, naligtas na nga. Ano pang gusto niya? Pero may mga kailangan pa sa kanila, maalalayan sila. Para hindi lang siya, pamilya niya, kaibigan niya, na inalipin ang mga maling religion. Anong gagawin mo? Naligtas ka, maalala ka na dyan, ha? Ganun ba? Alam niyo, pag binasa niyo to, ganun, inalalayan po nila yung mga itim. Tinuruan, yan dati, bawal sa kanila yan, eh. Parang tayo, di, mga Kristiyano. Alam niyo ba, di ba, sa history natin, pinagkait yan ng Catholic sa atin. Yung Bible, ayaw nilang pabasa sa atin. Gusto nila Latin. Latin, eh. Hindi nga tayo nakakaintindi ng Latin. Kaya pinatay si Tyndale. Nung panahon nila, English yung common language. Tinanslate niya sa English yung Bible. Nung panahon natin yun, tinanslate na sa Tagalog sa lahat ng languages. So, ginawa ng ibang tao yun. Anong gagawin natin? Sige nga. So, dapat ganun din. Ngayon, kung inaaral mo kung paano, at least, gawin mo yung kaya mong gawin niya. Umaten ka man lang. Makibahagi ka, anong mga pwede mong magawa bilang bata, tagahugas ka dyan, at least na-relieve yung iba dyan na kailangan, amen? Yung iba naman, yan, financial, pwede rin, para lang naman si Pastor lagi magtrabaho sa atin lahat, tama ba yun? Tsaka yung mga supporter natin, ay, kailangan namin dito, pupunta ako sa church sila, nakikiusap ako sa kanila, kailangan namin pera, gusto nyo, ganun ako. Pangit naman, di ba? Pwede ba natin gawin yun? Ang Panginoon namatay na para sa atin. Pwede ba? Gawin naman natin para makalaya din. Especially yung mga hirap. Amen? Ngayon kung yun nga, una tayo nag-upisa kanila, naligtas na, tulungan pa rin natin. Amen? Ganon din sa mga mayaman, mayabang yan. Anong gagawin natin? Isip tayong paraan. Invite natin kung ayaw, at least ginawa natin yung part natin. Ganon yan. Iba na sa, yung iba sa atin. In-encourage namin, napakita namin na maganda ang gawain ng Panginoon, di katulad nung sa kanila. Okay, sa Catholic, sa CF, napakita namin. Ganun yung pwede mong gawin eh, kasi hindi basta-basta yan mahatak dito. Ang liit-liit ng church nyo, bahay lang yan eh. Mahirap. At least ginawa natin yung part natin. Amen? So imagine nyo po lahat ng paghihirap para gawin yung kalooban ng Diyos. Ilagay mo na dyan. Okay? Namatay na siya para gawin tayong banal.
gawin naman natin, hindi nga sinabi mamatay ka, parang mabuhay ka, parang Romans 12, 1 and 2. Amen? I-offer mo yung katawan mo, pero buhay. Tapos, hanggang maglingkod ka sa Panginoon, hanggang makakomplish yung ng kalooban ng Diyos. Maligtas yung mga kaluluwa, pagligtas na, turuan mo rin para magligtas ng kaluluwa, mag-soul win, and then, sumulat sa Panginoon, matuwa ang Panginoon sa bawat isa. Amen? Amen. At marami po yan, parang gera na naman. Maraming involved sa gawain ng Panginoon. Parang gera, kompleto yan, logistics. Di ba, ganun din sa gera eh, logistics yan. Hindi pwede sundalo, sa ilaman tayo, unang araw. Nanalo kayo. O sige, pahinga tayo, nasa pagkain natin. Eh wala, hindi kayo sinuportahan ng ano nyo, o bayo, di patay din nyo. Labas ang ano, puti sa mata. Iluin mo na mat, na, nanalo ka sa gera, wala kang kakainin. Ano, kapala kasi ano, sino ba yun? Judges. Si Malakas. Si Samson, di ba? Ang galing niya, oh. Mamatay na pala siya, wala siyang kakainin, wala siyang mainom. So ganyan po sa church, amen? Kung nakita nyo, ginagawa natin yung kalooban ng Diyos dito, konting suporta naman. At di sabihin nyo na maganda ginagawa ng kalooban ng dito sa church, sa mga kapitbahay natin, mga pwede makatulong, at least mga win natin. Ganon, di yung tahimik ka lang dyan. Ako, si ano, kapata ako sa church, ganyan, paglabas ko sa church, ganon pa rin, pag nasa church ako, ganon din. Nagbabasa ako. Ngayon, at least nagbabasa ka sa ano, okay yun. May nadadagdag. Mga after 50 years siguro, ano ka na mag-solve in. Hindi, obviously, hanggat mabilis ha, katulad ka kanina. Ang sabi doon, oh, be swift my soul. Ano yun? To answer him, be jubilant thy feet. Hindi patay-patay, amen? Amen. Sana ganyan tayo. Amen? So, pag kinanta natin, alam natin ibig sabihin. Amen? Amen? Next time naman, series natin to, medyo malayo. Siguro, every other month. Pero, yan. Amen? So, sana natuto tayo. Amen? Amen. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa kantang ito, Lord. Bagamat ito po ay mostly naka-center pa na sa history ng United States, but I pray na sila naman i-open sa amin at event pattern our constitution sa kanila. So I pray na matuto rin mga Pilipino, Panginoon, na paglaban ng inyong kalooban, ng inyong gera, Panginoon, ipanalo ito, Lord. Sumunod sa inyo, alamin, maging matalino, dahil pati ang puso namin, gabayan niyo po, Panginoon, na gawin lagi, sundin ang inyong kalooban sa maliliit na bagay, gumumpisa po yan sa pag-attend, sa pagbabasa, panalangin. Later, Panginoon, pag nabubuo na, Panginoon, sa aming isip, Panginoon, dapat namin gawin at nag-participate na rin, Panginoon, gabayan niyo bawat isa para magawa ito, execute ng maayos ang inyong kalooban, Panginoon. So, ilang po, Lord, ang kayong malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.